Hello guys, welcome back to UJTV. Guys, hindi sa wala akong gana ngayon ha. Medyo for today, English na naman. Sa ngayon, siguro iba ngayon si UJTV kasi parang medyo masailan to or medyo seryosong bagay itong mapapanood natin. Kasi sa caption nila kasi nakita ko guys, sa likod ng camera inamin na ang lahat ng dinanas. So ibig sabihin kasi pag dinanas sa akin parang ano yan eh, yung hindi siya ano, hindi siya good vibes, parang ganon, parang seryoso kasi dinanas eh, di ba? Majority ganon ha, pero meron naman dinanas na yung masaya, yung dinanas mo na masaya, ganyan. Pero ito, yung nafe-feel ko dito, yung doon pa lang din sa kanilang thumbnail is parang seryoso ang usapan dito. So, tingnan natin, hindi ko alam kung anong gagawin ng mga, ano dito, ng mga talents. Basta ang tingin ko parang ito, ano, medyo serious na video. Okay? So, huwag natin patagalin guys. Gusto kong mapanood. Hindi ko alam kung ano to talaga. I-play ko na. Sabihin nyo kung mag-react guys, no? In 3, 2, 1. Medyo serious muna tayo guys. Go! What's up mga kabatang mo? So ngayon, magkakaroon tayo ng interview. Na masinsinan. Meron kasi kaming isang kaibigan na malapit sa puso namin na gusto namin pag-usapan na yun. Itong tao na to ay mahal ng marami. Mm-hmm. At ngayon, tatawagin na natin siya. Para lang. Sini? Si Michelle Ann Manalo, a.k.a. Kat Rivera. Hello sa inyo guys. Hello din sa inyong dalawa. Kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Okay naman. Kamusta naman ang beauty rest mo? Bakasyon mo? Yung bakasyon ko okay naman kasi mas mahaba yung pahinga. At saka nakasama ko yung family ko eh. So yun. Medyo nabawasan yung stress. Yes. At sa ano, di ba nakalaya na sa daddy mo? O musta siya ngayon? Okay naman siya. Nakastay na siya dun sa bahay namin. Kaya lang yung mga konting problema kasi dun sa lugar namin ngayon. Problema namin unang-una, ako dun sa bahay. Kasi yung bahay namin talaga, hindi na sa amin. Kumbaga na sanla yun kasi, dahil nga, para sa papa ko. Guys, kasi binigyan ng break si Miss Kat para sa boses niya. Dahil kailangan niya talaga ng pahinga. Pause muna ako dun. Ganun pala yun guys. Ibig sabihin, meron pala siyang problema talaga sa ano niya, sa tao dito, sa kanyang boses. Eh, di ba singer to sa SY Music? So, yun pala ang reason kung bakit nakapag-bakasyon sa SY. Ngayon, at least alam ko na. Sorry ha guys, kasi diba, syempre, pumasok ako sa Mongel, wala si Kat sa mga live nila nung May. Kaya, yun pala yung time na ngayon ko lang siya nakita ulit dito sa SY. Pero alam na ang karamihan na matagal na talaga at siya yung mga nauna ng SY talent. So, tuloy natin guys. Idiretso natin. So, ayun nga, nung nakaraang buwan pala, nagkaroon ako ng isang buwang pahinga. Kasi, tinanong sa akin kung gusto kong magpahinga muna or tumuloy ng pagtatrabaho. Pero pinili ko yung magpahinga kasi nga, meron akong condition ngayon na yung boses ko is konektado sa stomach. Oo, hirap nun. So, nung nagbakasyon ako, hindi naman talaga totally as in bakasyon. Kasi madami din ako mga inasikaso dun sa probinsya namin. Pero nung mga patapos na, yung last 2 weeks, nakapahinga ako ng sobra. Dun ko parang napahinga yung boses ko.
parang bumalik. Totoo to, kasi nung nandun ako sa bahay, alaga ko ng mama ko. Hindi ako kumikilos. Tapos, maghapon lang ako tulog. Kompleto yung tulog ko. Kaya masasabi kong pagka, limbawa, mahaba yung pahinga ko. Siguro marirecover ko. Pero kasi dito sa trabaho, medyo short ako ng tulog kasi nakakapagpuyat pa. Kumbaga na nadadagdagan ko yung puyat ko dun sa trabaho kasi dahil sa social media. Yes. Pero dun kasi nung nagpahinga ako sa probinsya, naalagaan ako mabuti ni mama. So yung tulog ko, sakto. Bumalik yung boses ko. Kaya nung unang punta ko dito, nung unang sama ko sa trabaho, nakapag-recording ako. Kasi hindi ako paos. And then yun nga, pang ilang weeks ko nang dire-diretso magtrabaho, pang 3 weeks or 2 weeks. Ngayon, ayun, bumabalik na naman siya. So hindi ko din ma-explain kung bakit. Kahit ako, nagtataka din ako eh. Kasi ngayon lang nangyari sa akin na ganito tumagal yung paos ko. Halos mag-iisang taon na. Ano-ano yung mga na-achieve mo sa... Gaano katagal ka nga ba kasi nag-vacation? Isang buwan. Ano-ano yung mga na-achieve mo, nagawa mo sa loob ng isang buwan na bakasyon mo at na-realize mo? Sobrang dami kong ano na gawa ng bakasyon. Actually, parang wala nga din akong pahinga. Nung last weeks lang ng bakasyon ko, ako nakapagpahinga. Nakasama ko yung pamilya ko eh. At saka, yung iba kasi yung buhay ko pag nandito ako. Yung buhay ko dito lahat, puro madali. Kumbaga, madali akong... Yung mga simpleng gawain ba? Nakapagpalaba ako ng mga damit ko. Madali ako nakakakain. Madali akong order ng pagkain sa labas. At syempre maganda yung binitirahan. Tapos yung pagtulog ko, okay. Yes. Doon kasi sa probinsya, hindi lahat easy. Lahat doon kailangan kong pagtrabahuhan. Gumigising ako ng maaga, sobrang aga, kasi kailangan kong maglinis doon, magwalis sa labas ng bahay namin. Tapos talagang gumalik ako sa normal na buhay ko noon pa. Ang pagluluto ko hindi din basta sisindi, kailangan ko magpaapoy. Tapos kailangan mong kitasin lahat ng kailangan mong isahog sa kakainin mo. Wow, meron siya. And then, yun, nabigyan ko din ng time na maasikaso din kung ano yung dapat kong asikasuhin din sa papa ko. Post muna tayo doon, guys. Medyo mahaba. Hindi pa ako naka-react doon kanina. Balikan natin yung ano, guys, yung kanina na nakapahinga siya for matagal, may 1 month siyang nakapahinga. Guys, ganun yung ginagawa ng ibang singer, 'di ba? Yung mga napapanood natin, si Regine, mga ngayon, mga nawalan sila ng boses. Yung mga singers na iniidolo natin, no? Siguro talagang hindi lang sapat sa kanya ang isang buwan sa pahinga kay Kat. At ang aking sa tingin ko o suggestion ko, magtanong-tanong siya or matulungan sana siya ng SY na kung ano yung ginawa na therapy ng mga ibang singers natin, mga professionals na singers talaga. Siyempre, singer din siya. So, doon na lang sa kapwa singer niya, tanungin niya kung ano ba ang naging treatment na ginawa nila nung kaya sila nakabreak ng boses. Kasi may mga ganyan sa tawag ng tangalang, guys, eh. May mga nakikita ako doon na napapanood ko sila, ganun din yung sitwasyon kay Kat. Kagaya din niya na nawalan din ng boses for almost a year. Na hindi doon nila alam paano makabalik yung boses nila. Pero yun sa kanya, may sinasabi siya na connected daw sa stomach. So, mabigat yun. Hindi natin alam kung baka may something, di ba? Pero para maagapan yun, sana may makatulong sa kanya na talagang yung, alam niyo yun, yung may kakayanan mismo na ma-survive ni natin si Kat. Kasi ang ganda ng boses niya, guys, sa totoo lang. Di ba, meron akong nireact kasi na hindi pa siya na i-upload pero nireact ko yun. Yung, yung pinaglayo ng tadhana. Siya yung ano dun, guys, eh. Siya yung kumanta ng original song ng pinaglayo ng tadhana. Kaya, para sa akin, sana may maka...
panood nito na singer din or yung may kakayanan na matulungan si Kat sa kanyang kondisyon. Mahirap kasi talaga kapag nawala ang boses ng tao. Lalo na't ito pa yung iyong puhunan para sa ikakataguyod ng iyong pamilya, ng iyong future, ng iyong career. Pag boses talaga ang career mo, guys, kailangan talaga dyan disiplina. Kailangan hindi mo iinumin or kakainin yung mga pinagbabawal sa iyo ng mga coaches mo or ng doktor. Diba? Para talagang, kasi yan ang puhunan mo, yung boses mo. So, tuloy natin, guys. Malayo na kasi tayo kanina, kaya kinat ko muna. Tuloy natin, guys. Nabisita ko siya. Nga pala. Kasi nung time na nagbakasyon ka, napag-uusapan ka namin dito kung kumusta na yung boses mo, kung ano-ano yung mga problema kinakaharap mo. Kung pupunta ka dito, lungkot-lungkot mo. So, syempre, nag-worry din kami sa'yo. Pero, sana huwag ka sumuko. Kayanin. Mm-hmm. Sana kayanin mo. Alam ko naman na kaya mo kasi matapang kang tao. Sige, yes. Problema lang yan. Kayang-kaya mo yan. Tsaka, parang pagsubok. Tapos, diba, pag may problema ka, kung nare-release mo diba yung family mo? Naiisip para sa family mo yung ginagawa, diba? Yes, totoo yan. So, guys, mayroon tayong guest na yun. Oo. Na makakausap mo. Na masinsinan. Gusto ko rin niyang payuhan, bigyan ng payo. May mga ilang katanungan din siya hinanda para sa'yo. Okay. Welcome naman natin, si Lexi Girl. Ah, okay. Ito. So, Kat, gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam mo ngayon sa mga kinakaharap mo or pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. Mm-hmm. Minsan kasi ano eh, hindi ako patalabas ng problema. Hindi ako pala share na masakit yung naramdam ako, ganito, problema ako, ganyan. So minsan, siguro dahil lang yun kung bakit nafe-feel ko na mag-isa ako. Yes. Mahirap yun. Unang-una kong, pagka ganito may mga problema ako, unang-una kong iniisip yung pamilya ko, paano na sila. Totoo yun. Kung anong... Post mo na. Guys, totoo yan, guys. Ang daming ganyan, ha? Ang daming ganyan. Lalo sa mga OFW, guys. Grabe, ang dami ko rin mga friend na hindi talaga sila naglalabas ng problema sa mga kaibigan, di ba? For example, tatanungin mo na sila, ano bang problema, ganyan-ganyan. Talagang makikita mo sa kanilang mata, guys, na parang, hindi, wala, okay lang, enjoy tayo, ganyan. Yung mga madadalas tumawa, yung mga akala natin, mga joker sila, yung akala natin, wala silang problema sa buhay, may mga ganitong tao, guys. Ito yung mga may hirap na malaman kung ano ba ang background ng buhay niya sa likod ng kanyang mga pagtawa. So, si Kat, isa na rin pala sa ganon, na hindi siya palabas ng mga kanyang nararamdaman, hindi niya masyadong naikukwento sa mga tao, ganyan. Yung ganon, guys, mahirap. Mahirap kasi yung condition na may gusto ko nang sabihin pero ikinikimkim mo sa puso mo. Mabilis kang mabilis kang mawawala ng self-confidence sa sarili mo. Hindi ka magiging strong kapag hindi mo siya pinilit kumbaga ilabas yung iyong mga nararamdaman. Kahit siguro sa halaman, ikwento mo siya sa mga puno, ganyan. Para at least may labas mo lang ba? Or sumigaw ka sa isang lugar na walang makakarinig? Tama yun, guys, yung napapanood sa TV. Yung sa mga pelikula, yung sisigaw ka sa mismong sa bubungan or sa gubat, sisigaw ka ng ganyan na gusto mong ilabas lahat ang galit mo or ang mga hinanaing mo, ganyan. Yung, basta, ganun lang, guys, yung ginagawa ng iba. Pero dito kay Kat, hindi niya daw nga nasasabi yung kanyang problema. Kaya, ayan. Ang iniisip na lang daw niya nga, pamilya niya. Kung paano sila, kapag nawala siya ng work, ganyan. Tuloy natin, guys. Mangyayari sa kanila kapag ka ako nagpahinga. Paano sila ayan. Kasi, halos ako yung buhay sa pamilya ko ngayon. So, kung, minsan sinisisi ko din yung sarili ko, na, bakit nangyari sa akin yung ganito? Ba't ako nawala ng boses?
Hindi. Bakit ngayon pa nangyari? Ngayon ang hirap maghanap ng trabaho. Yes. Ayun. Kaya talaga sila yung unang pumapasok sa isip ko kasi alam ko na kapag halimbawa nagpahinga ako at tumigil ako, sobrang hirap. Sobrang hirap mag-provide ng makakain. Yun talaga yung unang pumasok sa utak ko. Hindi pumasok sa akin yung ibang bagay na bayarin sa kuryente, bayarin sa kahit na anong, bayarin sa lugar namin. Unang pumasok ko kung paano sila kakain. Yes. Ito naman. Meron ka bang mga pinagsisisihan ng mga bagay na hindi mo nagawa, pero dapat nagawa mo? Maraming ganyan. Marami akong mga pinagsisisihan bagay na hindi ko nagawa na dapat ginawa ko. Lalo na yung pag-aaral ko na parang pumasok sa utak ko na dapat pala inilaban ko pa. Kasi okay din ako sa trabaho ko ngayon dahil sumusweldo ako, nabubuhay ko yung family ko. Pero tumating yung ganitong sitwasyon, no? Yung sa ganitong punto na nawalan ako ng boses. Yes. Doon ko naramdaman na pwede pala akong malagay sa bingit. Sa bingit na pwede akong mawala ng trabaho or pwede akong magpatuloy. Gumawa ako ng paraan kung paano ako mapagpapatuloy. Pero iniisip ko, kung nagpatuloy siguro ako ng pag-aaral at nakatapos ako ngayon, dapat graduating na ako ngayon ng pag-aaral. Siguro kahit wala akong boses o ano, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Yeah. Post tayo dun, guys. Ayan. Kaya natin pinipilit po si Utoy, si Edmond, na at saka ng family niya at ng lahat sa atin na makatapos muna siya ng pag-aaral. Pati po si Ining, pinipilit nila natin lahat na makatapos siya. Ilang months na lang, siguro hanggang July na nga lang, di ba sabi, makakagraduate na siya. Yun kasi ang kagandahan, guys, kapag tapos ka na ng pag-aaral. Di ba? Ako kasi, guys, 2-year course lang tinapos ko. Hindi ako nakapag 4-year course kasi is my option na rin kasi. Pero hindi ko naman alam na ang pagkakaroon ng bachelor degree pala, guys, is malaking impact yan sa future mo kapag naghanap ka ng work. Kasi minsan karamihan talagang company, ang hinahanap nila is graduated ka, bachelor. So, ibig sabihin, 4-year course. Kapag 2-year course ka, minsan maraming limitation. May limit lang kasi pag 2-year course, minsan ang iba. Kahit sabihin mong matalino ka or kahit sabihin mong kakayanan mo, kaya mo. Pag ikaw ay hindi nakapasa doon sa requirements na ikaw ay graduate already, 4-year course, bachelor, ganyan, at hindi mo na-reach yun, wala yun. Kaya sana, Kat, maituloy mo yung pag-aaral mo ulit kung saan man ikaw dali ng panahon. Kasi huwag mong isipin, huwag mong sisihin kung bakit nawalan ka ng ano, ganyan, kasalanan mo. Hindi ganon. Ano, Kat, ito? Kasi ito'y plano ni God. Ito'y lahat ay mga decision ni God sa ating buhay. So, i-reverse psychology mo na lang yung mind mo na marami pang mangyayari sa iyong buhay, bata ka pa. So, hindi ka na mapababayaan ni Lord sa iyo, sa iyong destiny, sa iyong journey. Kung ano yung magiging, siguro malay mo, may mas maganda pang opportunity na darating para sa iyo. Kasi hindi naman lahat ng sa panahon ngayon, hindi naman lahat ng kung ano man tayo ngayon is nandoon na lang tayo hanggang sa pagtanda. Meron dyan na nag-evolve, meron dyan na nag-upgrade, yan. So, hopefully, makita namin ikaw na talagang unti-unti, ganun man ang inyong condition ngayon, pero sana gumaling ka na, na hindi ka na ganyan, nahihirapan. Dahil nakita ko yung boses mo, napakinggan ko yung boses mo, sobrang ganda ka. Ang ganda ng boses mo sa mga recordings mo. Nakakatuwa at ito yung talento mo. Pero sana talaga gumaling ka at ayun ang mga wish namin. Gumaling ka na agad sana. Okay, ipagpatuloy mo yung iyong talento na to. Okay, tuloy natin, guys. Meron talagang pinaka nakapagpasakit ng nararamdaman ko, dito yun sa loob. Pero wala naman sa inyo yung isip ko. Nung sinabihan ako na hindi namin alam kung wala ka ng boses. So, parang ganito yun eh. Parang ganito yung term. Wala ka ng boses. Ano pang lugar mo dito? Oh my God. Sobrang ano ko, parang nadurog yung puso ko. Diba? Hirap na? Parang ano ang tawag dito? Sobra din yung pagod ko eh. Sarili ko, ayaw akong mangyari din sa sarili ko. Mawalan ako ng boses. Yes. Sa puhunan ko to. Yes. Hindi ko din gusto mawalan ako ng boses.
Yes. Pero pinakamasakit pang maririnig ko. Ano bang may tutulong? Ano bang role mo dito? Wala ka ng roses. Post muna natin dun, guys. Eh, sorry ha, lagi ako nagpo-post kasi... Grabe mo. Napakaseryoso talaga nitong bagay na to, guys. Guys, yung... Hindi naman pambabas yung tawag doon sa kanya, pero in a way para sa kanya, masakit talaga yon. Kahit naman sino tayo, guys, ang sasabihan sa'yo. Kasabihan ka ng ganon. Lalo na't ikaw ay nasa SY Music, di ba? Di ba dalawa naman yan, SY Talent Entertainment, SY Music. Dalawa naman kasi yung SY, guys. So, may pwede naman siyang doon sa Talent Entertainment, madalas, kung sasabihan siya na, wala ka ng boses, ano pang lugar mo dito? Guys, hindi... Kasi kaya yung nasa isip niya, kasi yun yung papasok talaga sa kanya dahil yun yung kakayanan niya kung bakit nandito siya as a talent ng SY. Yung boses niya, yun ang puhunan niya. Kaya, kung mawawala pa yung puhunan niya yun, ay siyempre isipin niya, ano pa nga ba ako sa lugar na to? Diba? So, siguro baka may iba pa siyang talent na pwedeng makuha pa ng SY sa kanya kasi magaling siyang magpatawa, may pagka-comedyante rin siya, pwede rin siya sa talent, 'di ba guys? Talent kasi rin 'yon. Yung pagiging comedy, guys, hindi siya ganun kadali para maging talent 'yon ng isang tao. Kasi kung hindi tatawa sa iyo yung mga nanonood sa iyo, hindi mo masasabing ano ka, talento ka sa pagiging comedy, 'di ba? So, meron kasi iba pang ano eh, pwedeng maging ano man tawag dito, position po ni Kat. Dito, hindi lang sa pagkanta, kung ganun man ang mangyayari, na yung boses niya hindi pa makabalik ng maayos. Pero, syempre sa SY Live, nag-i-enjoy ako sa kanya, guys. Ewan ko sa iba, pero ako nag-i-enjoy sa kanya kapag nakikita ko yung natatawa ako sa kanya. Magaling siyang umadlib, guys. Magaling siyang makipag-connect sa mga audience. Lagi niyang inaano yung mga audience kapag nag-i-SY Live sila. Lagi niyang tinatanong yung mga audience. Lahat naman sila, guys. Pero syempre, yung focus natin dito sa ngayon is si Kat. Kaya, alam natin, lahat ng Kat pwedeng sumikat. Diba? Tingnan natin, tuloy natin, guys. Pumasok sa utak ko talaga. Pumasok sa isip ko. Lahat ng ginawa ko. Pagsisisikap dito. Yung pagod ko, yung buhay ko. Yung unang-unang ginawa ko para lang nabash ako, ang daming mga taong, nabash ako ng una, hindi ko pinapansin. Sobra ako nasaktan, natapakan ang pagkatao ko. Tapos, yung uyat ko, yung bago. Yung mga bash-bash dyan. Pumasok sa utak ko yung lahat ginawa ko. Pero hindi pa rin pala, kulang pa pa rin pala. Kasi sinabi sa akin, na sinabihan ako na hindi ko pang binibigay yung best ko. Mm-hmm. Sa loob-loob ko lang, umabot na ako sa ganitong punto na wala na ako ng boses. Uh-huh. Hindi pa rin pala yung sapat. Uh-huh. Yun yung pinakamasakit na narinig ko. Sober. Grabe nga, sakit na. Ako nagkaroon ako ng anxiety at ako nagpahit na ako. Halos gabi-gabi ako. Kasi parang bakit? Ano kulang pa? Ano pa kailangan kong ipakita? Ano pa bang gagawin ko? Grabe na? Grabe, guys. Alam ko ano. Oh. Nakakaiyak naman to. Nakakaano naman yung anong to, guys? Alam ko kung ano yung mga hirap na pinagdadaanan mo. Kasi nakakakwentuhan kita minsan, tapos na-open mo sa akin yun. Gusto ko sabihin na marami ka nang napagdaanan at nalagpasan mo naman lahat yun. Alam ko malakas ka. Gusto ko lang alisin mo muna lahat ng negativity sa isip mo. Tama. Para makapag-focus ka pa sa mga bagay na dapat mo pang gawin. Yes. May chance pa. Para sa akin, hanggat nakatayo pa yung isang tao, may chance pa. Sa lahat ng bagay na haharapin.
Alam ko malakas ka. Alam namin lahat dito yun. Alam ko yung mga bagay na to kaya mo lagpasan. Pause muna natin dun, guys. Guys, alam nyo guys, nakakatulong talaga sa mga tao. Dito sa ganito, kagaya niyan, Timo, nakapaglabas ng ano sikat ng kanyang saloobin. Kapag kasi ang isang tao, guys, sobrang depressed talaga. Mas malaking bagay kasi guys yung merong na, 'di ba kaya nga merong tinatawag na ano, counseling, yung matutulungan ka kasi yung mind mo tsaka yung soul body mo, matutulungan ng taong nagpapayo sa iyo na maano ka ulit, ma-lift up ka ulit sa iyong nararamdaman, sa pagiging depression mo, 'di ba, sa anxiety na mga nararamdaman mo sa buhay, yung takot mo, yung basta yung nawawalan ka ng confidence, 'di ba, loss of confidence. Ano 'yan eh, malaking bagay sa tao na pwede kang payuhan ng mga best friend mo, close friends mo na nakakasama mo. Hindi yung instead na gawin kang i-build up ka niya, yung gagawin ng mga tao, babash ka niya pababa. Walang naitutulong guys yung mga pagbabash po natin lahat guys sa taong ayaw ninyo, ibabash nyo papababa, hihilahin nyo pababa. Wala po naitutulong yan guys. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong ano yun eh. Sa abroad guys, yan. Yung mga pangbabash ng sa company, sa work, yung hihilahin ka pababa, kapag naangat-angat ka na, bababain ka ng mga ano. Ang daming ganyan guys sa atin. Sa mga tao. Hindi lang Pilipino guys, marami. Pambubuli, yan. Ang daming ganyan guys eh. Pinababa nila yung confident ng isang tao. Which is may makakayanan din po sila na hindi naman nila maipalabas, mailabas na. Kasi gawa ng low of confidence na siya. Yung mababa na yung talagang confident niya na maipakita sa tao. Kasi iisipin lagi niya ng taong yun is parang ibabash ako. Ayoko nang ipakita ganyan. So, sa ganitong paraan, nakakausap niya sina Lexi at saka yung Mongel, syempre, ma-uplift siya. Tataas yung kanyang confidence ulit. Magiging strong ulit siya sa kanyang mga iniisip na tingin niya wala nang magagawa. Pero, nandito sila para kausapin niya siya at bigyan ng confident ulit. Okay? So, tuloy natin, guys. Hayaan mo lang yung mga taong nagda-down sa'yo o nasasabihan ka ng ganun. Gusto ko gawin mong instrumento sa'yo yun para mas yes. Mahubog ka. Yes. Para mas maging malakas ka para harapin lahat ng problema. Basta, nandito lang kami. Siyempre, napamahal ka na sa amin para tayong magkakapatid dito. Gusto ko sana, alagaan mo na yung sarili mo. Ilayo mo na yung sarili mo sa mga bagay na alam mong masisira ka. Para mag-start ka ulit. Grabe na, guys. Inang ko po. Naramdam ko kay Angel, guys, yung ano niya. Yung awa niya sa nangyayari kay Kat, guys. Naramdam ko sa kanya. Sobra yung iyak niya dito. Grabe, guys. Grabe talaga, guys. Kaya mo yan. Ganyan. Tsaka huwag mo pakalimutan na nandito kami palagi para sa'yo. Yes. Masaya ako sa trabaho. Actually, masaya ako. Sobrang saya ako sa trabaho ko. Lalo na pag nasa music ako, pag kumakanta ako. Yes. Kaya nung time na wala naman ng boses, sobrang akong depressed. Music is life, guys. Music is life. Pag lumabas ako dito, may makakala na pa kaya sa akin. Siyempre, Siyempre! So, yun, gusto kong magpasalamat sa inyo lahat. Lalo-lalo na din sa mga taong sumuporta sa akin at saka din sa mga nagmamahal din sa akin sa labas. Kahit hindi man sumusuporta sa akin, ayun, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Ayan ang magbe-best friend. Diyan yung mga magkakaibigang ang sarap tingnan, guys. Grabe. Ayan, wala na. Tapos na yata yun. Stop. Ayun, guys. Totoo nga, yung nasa pakiramdam ko na seryoso to. Seryoso tong reaction video natin na to. Ang wish ko lang sana panood ko na to,
Sana Kat, wish ko gumaling ka na ng mabilisan. Although nakapahinga ka ng isang buwan, pero syempre hinapit mo yung pagre-recording mo. Sabi mo nga sa video mo, tapos bumabalik na ulit yung nararamdaman mo sa lalamunan mo. Sana may makatulong sa'yo talaga yung may kakayanan na lapitan ka sa SY at or yung SY makatulong sa'yo na ipa-check up ka talaga para totaling maging okay yung condition mo. Diba? Mahirap kasi yung papababayaan mo itong ano mo, itong nararamdaman mo kasi ito yung puhunan mo talaga. Kumbaga sa mga tao na ano, yung talento nila, ang puhunan nila yung may kanya-kanya kasi tayong skills, guys. Kung sa kanya, ang kanyang puhunan, yung kanyang boses. So, kailangan talaga to, hindi baliwalain. Ano, Kat? So, yun ang wish ko sana talaga, bumalik na agad yung voice mo ng maayos, yung wala nang ganitong pakiramdam para makakanta ka na ng maayos, makabirit ka kung nakakabirit ka talaga. Or, basta, mapakinggan ka namin palagi. At sana, palagi, matagal ka pa namin makita sa SY, okay? Hindi naman porket wala ka ng boses is pwede ka nang mawala sa SY. Meron ka pa rin talent. Magaling ka sa mga adlibs, magaling ka sa mga connection with the people, yan. Sa mga audience, ang galing mong kumonek sa ganyan. Nakakapagbigay ka pa rin ng ngiti sa aming lahat. Natatawa rin ako sa'yo, di ba? May pagkakomedyante ka pa rin. Kaya talent pa rin 'yon, 'di ba? Hindi naman pag sinabing SY talent is music lang talaga ang talent ng mga SY, hindi po. Hindi lang music ang pwede nilang itulong sa mga ganitong mga talents. Ano? So, 'yun lang sabi ko, guys. Medyo mahaba na 'to. Masasabi ko lang ulit sa inyong lahat, guys, alagaan natin kung anong talento meron ibinigay ang Diyos sa atin, no? Huwag natin pabayaan at magkaroon tayo ng disiplina kung ano man yung bawal sa atin para doon sa talent na ibinigay sa atin, sundin natin. Okay? Ayun, guys. At kung ikaw po hindi ka pa-subscribe sa aking channel, ito po, UJTV, yan, nandiyan dyan. Then, click mo po yung subscribe button and bell button para like and updated sa aking mga reaction videos, ganun din sa aking mga ginagawang live reaction videos. Okay? Yun lang po masabi ko. Salamat po sa inyong lahat, guys. Bye-bye!